nakapasya na siya ng class 5. Kalahin mo ba namang bigla-bigla niya akong ano pa. Kunin ko na tong sasakyan natin, bibilhin ko na. Pinapagan niya ako ng $15,000 guys eh. Tuloy hindi na ako nakahindi, gawa nga ng nangangailangan tayo ng pera dahil pa uwi kami. Kaya yun ang nangyari, tinanggap ko na. Yeah! Ngayon sinasabi niya. Siyempre guys, pag akin na to, ako na din magbabayad ng insurance nito. Oo, pati insurance. Oh. Hmm. Nasa kanya na rin yung insurance, sa kanya rin nakapangalan yung insurance niya. Ito yung insurance ko. Ito naman yun. Ito yung insurance niya, ito yung dokumento ng insurance guys. Since kakukuha lang niya ng class 5 niya, kasi simula lang niya ng class 5, ang monthly na insurance ng sasakyan niya is pumapalo ng... Atras mo daw. Atras mo tapos iabante mo rito. Paano? Oh, umatras ka daw tapos iharap mo dito. Titignan natin yung sinasabi mo. Yes! Ayan guys, andito tayo ngayon sa bahay. Home time tayo. Ito yung sasakyan na naming maliit. Nakuha na ng anak ko since nakapasya na siya ng class 5. Kalay mo ba namang bigla-bigla niya akong ano pa. Kunin ko na tong sasakyan natin, bibilhin ko na. Pinapagan niya ako ng $15,000 guys eh. Tuloy hindi na ako nakahindi, gawa nga ng nangangailangan tayo ng pera dahil pa uwi kami. Kaya yun ang nangyari, tinanggap ko na. Ngayon sinasabi niya mayroon daw ano sa ilalim eh, nakikita siyang ano. Patingin niya muna. Kunin mo yung karton dito, park mo muna. Kunin mo yung karton. Ang lamig pa naman ngayon. Kunin mo yung karton. Hindi makapagpahugas ng sasakyan, gawa nga ng siyempre malamig eh. Dito pala nak, iabante mo rito hanggang dito yung gulong kasi medyo mataas dito. Titingnan natin kung ano yung sinasabi mo sa ilalim. Sasabihin ko sa'yo. Sige, iabante mo, oo. Yung ano lang yan, yung parang cover ng ano. Sige, iabante mo. Sige. Bante. Sige, iabante mo pa. Sige pa. Hop. Yan. Park mo. I-park mo lang muna. Patayin mo. Oh, lamig. Ayan. Yung cover lang yun, nak. Sumasabit lang yan. Nasira na kasi yung cover ng engine mo dito sa ilalim eh. So ano mangi? Pwedeng alisin yan o hindi? Pwedeng alisin yan. Matatanggal. Kasi basag-basag na yung ilalim din eh. Oh. Tanggalin natin. Patanggal ito ng kamay, pwede. Ano kailangan natin? Tingnan, tignan ko. Ipwesto mo, ibaba mo doon. Yan. Ipakasya ako ah. Oh. Ayan, silalim. Silungin natin sa lamig. Wow, kumasya. Nakaka-proud. Ito yan. Good up pag-exercise ah. Tanggalin natin, hilahin natin. Ganyan lang plastic pala siya. Lang. Hindi, cover ito sa ilalim. Oo. Plastic lang ito eh. Ayan, ikaw gumawa din yan. Hindi, mayroon na talaga ito dati. Kaso nga lang, dahil na sumasabit siya, kaya nabasag siya, sumasabit. Cover lang na plastic ito, matatanggal ito. Pag mataas yung snow, nahihit siya. Cover lang ito ng plastic, matatanggal ito. Babali-baliin lang natin. Kasi naano lang siya oh, yung parang andito.
Nahalis mo pala siya. Kuha ka ng ano doon? Ano? Kuha ka ng parang gunting. Guguntingin ko. Kung kaya kong guntingin. Para matanggal. Huwag gunting sa bahay. Kasi sumasabit daw, sabi niya eh. Kaya nag-aalala siya na parang siyempre kahit naman ikaw pa, parang ano meron, parang ano. Doon sa bahay na lang kung wala kang makita dyan. Hindi mo makukuha ng kutsilo yan. Gunting na lang. Yung gunting na pinanggugunting ko ng isda, yun ang kunin mo. Mas matalas yun. Ito, tanggalin ko na lang ito. Wala tayong ano eh, yan guys. Medyo ano to. Yung parang pinaka-cover lang sa ilalim kasi lahat ito hanggang doon sa pinaka-dulo, may cover siya since ito nababasag gawa nga ng itong plastic na cover na ito hanggang doon sa ilalim ito eh. Sumasabit sa snow na nababasag. Pwede mo namang patanggalin lahat ito tapos papalitan mo ng bagong cover all the way doon sa may harapan doon yan. Ganyan lang yan yung cover ng ilalim ang natatanggal. Ayan oh. Plastic lang ito. Oh. Ah. Bilisan mo, tamig yung malamig eh. Ano na? Dito ah, sa ano ko dito sa kamay ko. Ibigay mo sa akin sa kamay ko. Doon sa side. Ito, buti mayroon tayong meron akong ginagamit na pang isda. Kuntingin lang natin. Ito, pwede mong papalitan itong cover na to eh. Cover na to ng ito eh. Kasi cover ito, buong cover ito ng sasakyan eh. Oh, mayroon na to. Since nababasag siya ng bababasag, kaya ang nangyayari, yun. Sige, i-atras mo para makuha natin. I-atras mo. Yan. Yatras mo na muna doon. Oh, yan. Sige, itras mo sa loob. Roblog na to, guys. Ito yun. Cover lang ng ano yan. Matatanggal naman talaga yan. Kung gusto mong tanggalin. Oo. Ayan. Sumo. Kasi ba? Oo, akit pumasok ako. Ikot-ikot tayo. Sige. Umikot muna tayo. Hanggang doon lang sa ano. Hanggang doon lang sa labas, pag ganon, pag ganito. Sarado natin itong garage. Huwag na, huwag mo nang isarado. Iikot lang naman tayo. Sige. Ayan guys. Woo! Lamig ah. Titestingin natin kung paano mag-drive itong anak ko. Huwag nga lang Tignan mo, naghanap ako nung cross. Wala akong mahanap. Oh, meron ako niyan para sa inak. Nasaan na yung cross? Oh, ito. Bigay ko rin sa anak ko ito. Ilalagay niya ito diyan. Pagkakita kasi naghanap ng ganyan guys. Wala talaga akong makita. Wala siya makita. Pero siyempre, rosary. Ayan, meron siya, ilalagay niya rito sa harapan ng ano. Ayan. Thanks, Yo, welcome. Ito rin yung isang kung ano ko ha. Sa anak ko na to, ilang taon ko na ba nagtatrabaho? 16 years old. Hindi, ilang taon ka na 3 years ka na nagtatrabaho. Oh, 3 years. Ito yung isa sa pinagmamalaki ko sa mga anak ko, no? Patayin mo natin paan, paranig. Kasi, kahit 3 years pa lang siya nagtatrabaho,
nakapag-ipon siya ng pera na malaki-laki itong sasakyan na to. Yun nga, sabi ko nga nakapasya ng class 5. Hi guys! Thank you pala sa mga nagturo sa akin. Nakukuha na finally yung driving license ko kay mami, kay papa, tsaka sa lahat na nagpray para sa para makukuha yung lisensya ko. Guys, makakapag-drive na tayo. Wow! Thank you! Lalo na kay God. Bibili ka naman sa isyan. Bibili ko na ito sa sasakyan namin, guys. Sa akin na to, nakapangalan na sa akin to eh. Tara na mami, uwi na tayo. Tara na mag tayo. Ako na mag-drive para sa inyo. Sige. Wow! Bye guys! Yes! Ano masasabi niyo kay Ate Paypay? Congratulations! Sabi niya sa akin pa, bilhin ko na yung sasakyan ng 15,000, linapagan niya ako ng 15,000 since alam niya na kailangan namin ni Mrs. ng mami nila ng pera gawa nga ng magbabakasyon nga dahil bibili ng ticket. Hindi na ako nakahindi. Since itong sasakyan naman namin ito, fully paid naman na, nabayaran na. Ay, sabi niya sa akin, bilhin ko na lang. Sabi niya sa akin, kaya binigay ko na sa kanya, transfer ownership ko na kan siya. Sa kanya. Asan niya dyan nga yung papel eh? Yung transfer ownership, sa akin ito guys. Oh, nandito na yung transfer ownership niya. Dito ba? Oo, nandiyan sa mayan. Titignan natin mamaya. Sabi ko nasa man sa kanya, pwede naman niyang gamitin. Kasi wala naman gumagamit. Kaso nga lang sabi niya, doon tayo. Ang sabi niya sa akin gusto niya magkaroon talaga ng sasakyan na talagang matatawag niya sa kanya. Yes! Sige, sabi ko, udi bilhin mo na, sabi ko. May naipon siya dahil nga sa pagsisipag niya, dahil sa kasipagan din niya. Guys, hindi lang yon, no? Mayroon pa siyang nabiling iMac. Oh. Cellphone. Tapos iPad. Yan, kita mo ha, 3 years pa lang siya nagtatrabaho, hindi siya full time. Nakapag-ipon siya ng ganon. Dito sa Canada, pag masipag ka lang talaga, makakaipon ka ng may bibili mo ng magamit mo. Kaya hindi na isang may pagmamalaki ko sa mga anak ko kasi masisipag talaga sila. Yan ang talagang talaga dito sa Canada, magsipag ka upang sa ganon makuha mo lahat. Pero since mga anak ko sila, nakatira siya sa bahay, okay naman kung magbigay sila sa akin, no, hindi, pero ang importante, makuha nila yung mga pangarap nila. Kasi yun lang naman talaga yung ating doon pa na, paikot na tayo, so pabalik na tayo. Nakapasa ako ng driving, guys. Kasi tignan nyo, sobrang lamig ngayon, hindi ko na kinakaya mag-bus. Oo. Kahit uuwi ako ng bahay, umiyak ako kay mami. Nagdadrama ako, sabi ko, mami, ang lamig, di ko na kaya. Gusto ko na makapag-drive. Kaya talaga, kahit may work ako noon, gigising ako ng maga para makapag-practice. Oo, nagpra-practice talaga, no? Practice kami ni mami ng driving. Ayun, guys, proud na proud ako sa anak ko na to eh. Yung si Ate Papao, ongoing na rin. Soon to be na rin yun. Ongoing na rin ang practice niya kasi priorities lang niya yung pag-aaral niya. Siyempre mas panganay kasi yon kaya nag-aaral siya. Pero dito, since nakuha na niya class 5 niya, nagdadrive na siya, may sasakyan na siya, mayroon na siyang pang-schooling na mga gamit, di ang mangyayari na sa kanya nito, mag-aaral na rin. Uuwi muna kami, uuwi muna kami sa Pilipinas, pagdating dito, mag-aaral na rin siya ng anong kursong gusto niyang kunin. Yan. Bata pa tayo, hindi naman palagi mag-work. Oo. Siyempre. Dito na ulit kami sa patingin nga yung ownership dyan ng document na nagsasabing nasayo na talaga yung sasakyan na to dito sa papel na to ito. Meron pa dito ito. Siyempre guys, pag akin na to, ako na din magbabayad ng insurance na ito. Oo, pati insurance lahat. Nasa kanya na rin yung insurance, sa kanya rin nakapangalan yung insurance niya. Ito yung insurance ko. Ito naman yun. Ito yung insurance niya, ito yung dokumento ng insurance, guys. Since kakukuha lang niya ng class 5 niya, kasi simula lang niya ng class 5, ang monthly na insurance ng sasakyan niya is pumapalo ng 218 per month ang binabayad sa kanya.
ay binabayaran niya, dinideduct sa kanyang ano, sa kanyang account. And guys, nakita natin yung pre-authorized debit na yan. Ayan. Ayan o. Oh. Oh. Asan na ba? Ayan o. Oh. Oh. Registered to, insured by Princess Trina. Oh, ito ang nagsasabi na sa kanya na yung sasakyan. Siyempre. Nasa insurance na. Ito gift, yung? Letter gift by Papa and Mami. So, ang nangyari guys, i-explain ko lang bakit para hindi na nagbayad ng kukulang taxes ang anak ko. Bali, ginift namin ni Mrs. Itong sasakyan nito para sa kanya, para hindi na siya magbayad ng kaukulang tax. Kasi alam mo naman, pag bumili ka dito sa Canada, ikaw mismo ang magbabayad ng tax. Ayan, so bilang ang ginawa namin, advice din ng MPI, ganito na lang gawin. So, letter of gift. Ayan, pangalan ko, pangalan ni Mrs. Hereby give to my daughter, Princess Trinidad, 2016 Honda Civic LX. Andyan din yung serial number niya, hindi ko na pinapakita. And I was previously registered to me under Manitoba. Plate number, ayan. Tapos signature of owner. Ngayon, yung anak ko, signature naming dalawang mag-asawa, ayan. At syempre, andito yung pinakamismong ownership. Itong registration talaga ng vehicle, andito mismo sa ito, sa papel na blue. Sa papel ng Manitoba, ayan. Nakapangalan diyan. Papakita ko lang sa inyo yung ayan, pangalan ng anak ko nandiyan diyan na. Yung policy number, tinakpan ko lang guys para hindi makita yung policy number. Manitoba, and then yung insured by Princess, ayan. Kasi kung hindi sa kanya to, ang mangyayari niyan, pangalan ko ang nakalagay dun sa insured. Kasi ang owner lang talaga ang pwedeng mailagay dito. Not unless kung sasabihin mo sa na i-transfer sa pangalan niya yung insurance na to, no? Tapos siyempre, kung hindi sa kanya ito, parang wala rin. So since meron naman tayong gift later na ibinigay ko sa kanya, so ang nangyari, hindi na lang siya nagbayad din ng tax. So, yun na yan guys. So, sa akin na to. Sa kanya na. Guys, tignan nyo. Sa sobrang ganda, sa sobrang excited sa akin. Binilang ko talaga siya. Oh, ay, may bago kang binili. I know. Yatras mo nga para makita natin doon sa likod. Yatras mo muna yan, sakyan mo. Yatras ganda, mo. No? Oh. Eh mo, talaga. Kapag ka, talaga, may sarili kang mayroon kang sariling gamit, aalagaan mo. Sige, mo pa. Taras mo pa. Wala pa naman sasakyan eh. Para makita natin dyan, oh. Oh. Oh, ayan. Ano binili mo dito? Ito, pang cover niya dito. Di ba kasi ito medyo may pagkaano to? Oo. Parang cloth lang. Tapos bumili ako ng ganyan. Pabango na sasakyan ka. Binili mo nung pagbili mo. Excited, ah. Excited, ah. Kasi ang pa naman ito, guys, eh. 2016 Honda Civic ito. Ang tinakbo pa lang niya, nasa 50 mil pa lang ha, 52,000 kilometer pa lang. At saka ito, 10th generation na itong Honda Civic ito eh. Ang history nito guys, bago kami ma-permanent resident ni Mrs., binili na kinukumuha kami nito eh. Utang ito noon na after 5 years, nabayaran namin, way back 2016. Kasi ito, maka-Honda talaga ako, pero yung mga iba, mga Toyota, siyempre depende naman sa atin kung ano talaga ang mga gusto ng choices ng mga sasakyan, pero which is ako nga, maka-Honda nga, so yun nga ang nangyari niyan. Ito yun, kaya yan, kita mo, nandito lahat ng features, mayroon ding Apple CarPlay ito. Oh, ito nga, ginagamit ko siya. Pagka isaksak mo yung cellphone, isaksak mo yung cellphone mo, malalaman natin kung lalabas ang Apple CarPlay. Oh, makakapagpatugtog ka. Kompleto itong... May lalabas dito na CarPlay. Oh, yan. Lalabas na yan? Ayan. Oh, yan. Lalabas na yung Apple CarPlay niyan. Oh. Ayan, andyan, pwede mo, may navigation na rin yan. Oh. May navigation na rin yan. Yung mga Spotify, pwede kang makapag-usap. Pwede kang makipag-usap. Kasi ito, kumbaga sa itong kotse na to, 10th generation na yata to, kung hindi ako nagkakamali. So, 10th generation. Generation, masaya rin ako kasi kahit pa paano nakapasya siya.
At binili niya sa amin ito kasi masakit din sa kalooban ko kung sa iba ko pa mabenta. At tuloy nga, tuloy niya nang sabi ko kanina, okay lang naman gamitin niya, pero ang gusto niya ay talagang masasabing sa kanya daw. Wow! Ay, proud ako sa iyo, anak. Ayan. Siyempre, thank you, pa. Oh, yo, welcome. May good luck. Deserving mo. Siyempre naman, hindi ko naman tumakuha, hindi naman makakuha na kung ano-ano. Hindi din naman dahil sa tulong ninyo. Tapos soon to COVID, Canadian na din tayo. Ayan, nag-a-apply na rin siya pala ng Canadian citizen. Nag-DIY siya. Eh, pinadalhan na rin siya ng Canadian immigration ng ano, ng yung bang mag-exam ka. Kung kailan yung test ko. O, mag-i-exam na rin lang siya. Tapos pagkatapos niyo ni... Ay, abante mo na kasi may sasakyan. Siyempre, bago tayo umuwi ng Pilipinas, baka ano? Baka sakaling Canadian citizen na. Kasi pag uwi namin ng Pilipinas, May guys eh. Yatras mo tapos abante bulit. Andulas eh. Diretso mo lang yan, diretso yan. Ano, abante. Kasi may sasakyan dyan sa ano. Oh, yep. Okay. Alright you guys, so paano? Ayan, good luck sa'yo anak. Mama, papasok na tayo. Chinik lang namin talaga kung ano yung nasa ilalim. Oh, proud to you, anak. Yes, okay, thank you. Bye! Bye-bye! Peace up, guys! Boom! Lakay, Pinoy Tracker.